always love thy mercy, after they heard the saying. But he answered and said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall in the ditch. Then answered Peter, kasi kung
Mahal natin siya dapat sundin natin. Sundin natin. Tama, di ba? If you love me, keep my commandments. Keep my commandments. If hindi ka makasunod, pipigilin mo na lang. Okay? Pwede rin. Show. Yeah. Actually, madalas yung sabi sa Bible kasi, pinapakita mo sa ibang tao. Mm-hmm. Kasi yung, again, alam niyo yung mga virtues, ano yung alam yung virtues? Mga good character traits. Ano yan? Peacemaker. Okay? Ano ba? Basic. Humble. Okay, humble. Ano ba? Helpful. Helpful. Okay. Holy. Yan. So, manalino, matapang. So, pero yung holiness, isa sa mga virtue yan, no? So, yung pinakamaganda, ha? So, alam natin, gusto natin, nagiging tayo ng tao na something na tayo ay good people nga. So, mayroon nga, tapang sabi yung dali, eh, pigayin mo na lang. Kaso, yung Diyos na nakakita niya, hindi mo siya mag-repentive. So, actually, ang magandang topic niya, eh, may magkasabi ngayon, especially ngayon, so, pinapervert yung gospel, paano masabi ang tao, ligtas? Ano na, gumagawa ng mabuti. Hindi na may tama yun, pero medyo, ano yun, pwede natin, madali pigayin kasi yun, eh. Kaya hindi tayo, hindi yun ang ating laging sinasabi natin, hindi tayo hindi natin na-emphasize yun. Iniwala ako, tama rin yung gagawin mo talaga yun. If you love me. Pero kaligtasan na pinag-usapan natin, hindi yun ang isa sa mga magandang basehan. Gusto malaman. Kung gusto malaman, naligtas yung iba, yun ang sarili mo. Pero yung iba, pag yun nga, pastor ka, paano mo siya approach kung hindi paligtas? Diba? Ganyan na lang, nasabi natin, wala kang pakinabang yun. Hindi, good word, okay din yun. Kaso nga, alam mo yun, yung order of priority, yun ang sabi natin. Kaya sinabi ng Panginoon dalawang beses, sa Mark at sa Matthew. Kasi ganoon nga siya ka-importante. Wala kang kaligtasan, hindi kaligtas, hindi ka punta sa langit, walang pakinabang kung ano yung gagawin mo. No? Kasi parang napakasimple nung pero totoo yun, naiintindi ako minsan sa ibang tao. Hindi, kasi nga hindi nang nilatuto sa church. Dito mo lang mairinig yun actually sa Baptist. Nung una ka na ano na may pastor kasi paulit-ulit eh. Pero na-realize ko, oo nga. Hindi lang pinapuntante ng pakinabang kung hindi kaligtas. O, pinakamabuting tao, si Mother Teresa. Ano, yun. Ang dami nga lang dyan. Bilib na bilib. Ay, yung mga, hindi naman tayo nag-research. Alam natin, bilib na. Hindi pala ganun. Sa panahon ngayon, alam nyo na ba sino mong pinakamagaling kumanta ngayon? Sikat, na Summer. Mga singer, sino yan? Mahalin pa kayo, hindi alam. Sino? Yung sigat, nung panahon ni Daddy, sino? Sino sa Pilipinas, sino yan? Kahit sino yan? Sino raw no? Sino raw no? Sa atin? Sa atin ba? Ngayon, si anak. Wala ka nang alam. Yung mga dating panahon natin sila, si Lindy. Ayan. Si Jake, yun ano? Sila Whitney Houston. So, mga galing yan, di ba? Steve Green. Pero naiiniwala ba kayo sila talaga yung pinakamagaling? Ibig sabihin yung pinakasikat, pinakamalaki kumita, necessarily, sila yung pinakamagaling naman. So yun ang isipin mo kasi, sikat. No? Pero kahit, lalo na pag-artista. So, bis nga yan eh. So, not necessarily, na ikaw yung nandyan, ikaw yung pinakamagaling. Yung iba kasi walang opportunity. Hindi maganda. Hindi ko ang maganda, hindi ka pwede sa showbiz, pag gano'n. Kahit maganda ang boses na. Ba't ni sinabi yun? Ano ba sinabi yun? Kasi, madaling pikiin. Hindi, sorry. Yung ano, yung pagpapakita. Napakalaking ano yan. Sa, kanina, na-enjoy na topic namin kanina. Mga baling, kasi nga, five month nila ngayon eh. May gagawin natin sa Marikina, pati sa Manila. Ano ba ito? So, madaling, gusto ko sabihin eh. Ayan, yung mga basic, ano yun, yung topic namin kanina, priority sana sa pero nabanggit namin yung mga bali, medyo na favor yung iba. Hindi kasi hindi ito sa marami.
Pero isa yan sa mga nakakamangha, nakala ng salimutan, banal sila kasi, oh, binibigyan ko ng chance. Ayun, hindi binibigyan ng chance. Kasi naman ako yung magliligtas, hindi naman ako. Itong sinabi sa Bible, kaya pinofocus sa Bible. So, ganun din tayo. Dapat ako focus tayo sa Bible kasi pag yung focus natin, ano, pabutihan ng iba, diba? Ay, pinakamabuti siya kasi siya yung lagi ko nakikita ang gumagawa ng mabuti. Iba-ibang motivation ng tao. Especially ako siguro, nakita ko din ng maaga yun sa maraming tao. Hindi lahat, ha. Talagang, hindi lang mahirap makita yun. Diba, kumari, ang bait dito, tapos pag panaligod mo, ang nangyari, bakit kanina ang bait mo ngayon? Bukodo ka na. Diba? So, lalo sa showbiz, sa politika, lalo na. Yung katotohanan na yun, ay kitang-kita natin. So, pwede yun. Pwede mong i-honor ang Diyos. Kung papakita ka lang, para itaas ka rin. Alam mo naman, kahit sa politiko, kahit saan. Ang mabuti kang tao, ito yun siya kay Despoto, eh, nagalangin na, susundin. Kaso, dahil mahirap ng sundin, yung mapipigayin. Kaya, napansin mo sa mga usapan, yun ang umiiwasan. Elipat ng daon, tawag nila. Ayun, pag-usapan ng video. Kasi yung mga taong yan, hindi nila lang paano didil yan. So what they do is, namalibre na ng tao pa to think sila'y okay kahit hindi. So, ganun ang labanan. Okay? Kaya sabi dito, hindi tayo dapat ganun. So ano nga pala yung magiging mas magandang basihan, ang kaligtasan? Ano malalaman? Okay? So pare-parehong tumanggap. Yung iba, hindi mo sure kung tunay kasi hindi ikaw yung nag-share. Ano yun? So, sa akin, makikita ko din talaga yung pag-unawa sa salita ng Diyos, pagmamahal sa salita ng Diyos. Kasi may, doon mo makikita na, wow, iba yung philosophy ng mundo. Kakaiba sa Diyos. At makikita mo yun, tapos doon ko rin malalaman na wala ka talagang pag-asa kung sa good works lang. Wala. Sabi sa Bible, na-hammer yun. Not of works, kasi we mentioned both. Not the works of righteousness. He saved us. Hindi ganun. Okay? Kaya sabi dito, kung hindi sila, kung sila'y nag-approach ng plastikan, anong ginagawa nila talaga? Okay? Heart is far from me. Sabi dito, but in vain they do worship me. Sabi, in vain, yun, wala kwenta, wala saysay, wala ibig sabihin, at walang kabuluhan. Ayun. So sila yung sumasamba, kaso walang kabuluhan. So napakalungkot nito. Okay? Napakalungkot talaga na ka... Ano nangyari? Sumamba ka pa. Buti pa, hindi ka lang sumamba. Diba? Kung walang kwenta lang din. Kaya yung sabi dito. Kaya itinuturo ng Bible niya. Kaya kanina, medyo, siyempre, medyo, siyempre, may, ano rin, medyo, anger, pero, gano'n ng tao eh, parang kasi pag nung ano nasa puso, may nalalabas. So, sabi ko kanina, kaligtasan sa gawa lang, nasa hindi sa gawa, kundi sa palataya lang. Okay, at ang Diyos ay inusga ng tao. Basic sa, ano, may nagasa dito, sabi eh, hindi naman galit ang Diyos sa mga tao, sa kasalanan lang galit. Medyo, siyempre, in-explain natin. Kasi gano'n eh. No? Diba, yun yung sabing commandments of man. Kasi yun ang madalas niyang marinig. So, sabi ko kasi magawa naman ako kami, wala pang time. Kaya, hindi kasi si Jake din siya nakuha naman ako kapatid. Pwede siya? Yung one-on-one. Importante kasi yung one-on-one. Kasi pag, ayun, pwede sa office, minsan, ano yun, 30 minutes na lang tayo, di ba? Bulang na kulang. Tapos may mga kabanggit, may tanong, umbos. Ano ba ba? Pwede naman yung tatlo. Ha? Ano ba nyo? Tatlong magbubusa. Ah, okay lang naman eh. Pero the best yung ano, one-on-one. Para nilalagay. Okay? So ito siya, isa sa mga lagi, madalas. So, especially sa Old Testament, sa New Testament, yung ginagawa ng tao, okay, especially pagdating sa spiritual things, kasi nga, iba, hindi nakakaunawa, nagpapanggap lang. So, kung hindi mo naiintindihan talaga sinabi ng Diyos, hindi mo alam sinabi ng Diyos,
hindi mo maintindihan, ano sasabihin mo ngayon? Kung magpapanggap ka, siyempre may sasabihin ka pa rin. So ano lalabas sa ibig mo ngayon? Hindi mo maintindihan ng Diyos, hindi ka kinakausap ng Diyos. Siyempre, yung mga iniisip mo lang. Okay? Kaya tandaan niya, pagdating spiritual, napaka-delikado. Ang daming warning sa Bible na false teacher. Kasi kung mag-a-assume ka pa. No? Sobrang dami. Ang hirap i-deal minsan ng ganyan, pero kailangan eh. Buti kung bata yun, medyo madali. Pag yung nag-a-assume, hindi mo alam kung saan mo papasukan ng doktrina eh. Okay, nakita ba natin yan? Teaching for doctrines, the commandments of men. Nakita niyo yung ano doon? Nakita niyo yung irony. Ang Diyos, katuluan ng Diyos, tinuturo nila katuluan ng tao. Sino ba nag-command? Nagbigay ng commandment sa atin? Ang Diyos. Diba yung tao yung bibigay ng commandment? Ano pinagkaiba? Bakit kaya? Para marami susunod sa kanya. Okay, parang ano, parang gusto niya maging Diyos, di ba? Yung unang temptation kay Eva eh. Hindi lang niya gustong umusan yung asawa ng lalaki, pati Diyos. Oh, pati hindi. So, yan ang idolatry, kaya dapat maintindihan natin about ourselves. Pag hindi mo nakita yung sarili mo, ako, laos, banal ako eh. Hindi mo sabihan mali ako. Pag hindi mo nakikita pa yun, hindi ka paan na maligtas. Kaya dito, kung ligtas ka, mas madali mo marirealize. Oh, dati, ganyan ako eh. Diba? Kung naintindihan mo isang beses, sinare sa'yo, talaga naintindihan mo, kumanggap ka sa Panginoon, gagawin mo siyang tagapagligtas. Ay, kailangan ko pala tagapagligtas. Yes, kailangan mo. Hindi lang religious leader. Tagapagligtas. Kasi, impyerno ka. Okay? Kaya itong mga to, nakalokon itong mga to eh. Tinutulong nila is commandment nila. Sana makita niyo yung bigat nun. Hindi tayo pag spiritual, hindi yung commandment mo lang. Ngayon, yung ibang bagay, wala, si tatay sa bahay, okay lang yun, kasi sakot niya yun. Si boss sa pabaho, hindi laging tama si boss. Pero, dahil siya yung may authority, siya dapat sila, kung hindi na siya sinusunod, magkakala mo lang mo na, okay lang yun. Ngayon, pag yung mga gento na kalalim, diba? Ini-apply mo sa buhay mo, kahit umalis ka sa kung saan pabaho mo, pag ikaw yung tatay ng tahanan, lolo ka na, kahit saan ka pa, i-apply mo pa rin itong bagay na to kasi ito ay hindi sinabi lang ng tatay mo. Ito ay sinabi ng Diyos kumandos na Diyos. Pero yung ibang tao, pinapanglahasan, ay turo, yung sarili nilang turo, no? So, dapat ma-recognize natin napakasama. No? Kaya intindihin niyo yung pastor niyo, bago masyadong pointed at sharp yung video sa ganda. Okay? Okay? Yan ang katotohanan. Okay? So, move on tayo. Sabi niya, ko the multitudes ang nangyari after nun. And he said unto them, hear and understand. So, parang, again, dahil napakipotante na sinasabi ng Panginoon, so, madalas, may hindi niya siyang introduction ako rin minsan. Diba? Handaan na ba kayo makinig? Hindi tayo naglalaro. Okay? Oh, church time! Uy, pwede na akong, ano, ay napakapagod eh. Nagulong naman ako. Hindi, gano'n, baliktad. Kapag excited ka, kung naiintindihan mo na kailangan mo ng instruction, pag the word of God, kaya nga dyan. Okay, hindi tayo matulog, di ba? Okay. Kaya sabi niya, hear and understand. Kasi magtuturo na siya ngayon. Ay, pwede bang water? Now, not that which goeth into the mouth, defileth the man. Sa Tagalog, ngayon daw, anong pumapasok sa bibig natin? Pagkain. So, Old Testament times, ngayon, ang daming turo sa kanila about pagkain. Maalala nyo yun. So, meron silang pwedeng kainin, may hindi. May clean and unclean thing. So, meron din siya hindi pwedeng hawakan, okay? Kung hinawakan mo man, maghugas ka ng ganito, ilang beses, at inabukasan ka pa may malinis, sabi nila. Halimbasa, ang galing ng Panginoon eh. Kaya isa sa ginagamit nga natin na ano, di ba? Scientific, ang Bible. Anong mo nasabi? Yung germs, microbes, microbio, kailan lang na-discover yan? Yung 19 hata o kalimutang. Hindi, mga before 1900s. Nasa science book ni Stephen. Oh. Yan, di ba? Nasa science book. Pero hindi niya talaga
microscope. Ano pa yan? May theory na siya noon. Hindi pa wala pang microscope pero na-observe. Ganun sa akin, na-observe mo. Bakit daw yung hospital dito, ay daming namamatay. So parang nag-isip lang siya, siguro nabasa na rin yung Bible eh. So in experiment, din yung, wala pa siyang conclusive evidence na may mga microbio. So wala pang microscope eh. Ah, sige, ganito, experiment natin ha. Lahat kayo, lahat ng mga doktor, bago kayo mag-operation, hugasan niyo yung kamay niyo sa running water, sa halip na yung ginagawa nila. Parang Catholic, parang gano'n. Starship water. 90% nabawasan yung mortality, namamatay. Tapos in-apply sa maraming gano'n. So hindi pa rin nila patunayan, pero laki ng result eh. So, bandang huli, bandang huli pa nila na tuklasan, sinasabi sa Bible, na dapat pag humaw ka sa matay, okay, bago ka kumain, maghugas ka ng kamay. At yung mga hayop kasi dati sa kanila, may mga hayop na mahirap binisa, katulad ng baboy. Ngayon, alam na natin kung paano i-sterilize yan eh. Okay? So, sa kanila, actually, pwede rin naman nilutuin yan, pero for whatever reason, siguro, hindi pinagalaw sa kanila yan. So yung kahit ako, mayroon akong allergy sa tulingan eh. Kaya daw madumi kasi walang kaliskis. So, pasok lahat yan. So ngayon, kaya natin yun yan. May mga tamang pagluto. So ngayon, hindi lang pinabawal ng Diyos. Pero dati, kung nakikinig lang sila, scientifically pala, may sabi ng man. Kaya sinasabi dito, that which goeth into the mouth, defileth the man. So parang ang dating nito sa mga religious folly sa kanila, yung time nila, parang binabaliktad mo nga si Moses. Sabi natin ni Moses, maghugas muna para ikaw ay hindi ma-defile. Yun ang term din sa Bible, sa Old Testament. Pag nakahawa ka niya, matay, o yung puko, madumi ka, saan ang sabi? May alam natin, germs yun. Okay? Kasi sabi niya ni Jesus, New Testament ngayon, hindi pala yun ang nakapagpadumi sa'yo. So parang, ano, pero may explain niya ngayon dun yung mas makabuluhang natutuhan. Kaya sabi dito, but that which cometh out of the mouth of the mouth, this defileth a man. Paano dudumi, palabas na nga. So again, medyo familiar na tayo kasi nga na influence tayo ng Christianity. Alam na natin yung pag ikaw ay sinabihin niya sa problem sa atin, di ba? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya sabi dito, there is disciples that came to him and said unto him, knowest thou that the fathers were offended after they heard this saying? Bakit sila, alam niyo, offend na, di ba? Alam niyo, offend. Ano yung offend? Ano, nainis. Hindi gano'n. So, pero offend, medyo, ano yan, medyo generic term yan sa? Pag sinabing offense, di ba? Pag sinabing offense. Nilayo. So good, di ba? So, medyo nasaktan. Nilayuan. Di ba? Nasaktan muna. May yung offend, parang nag-take ka ng offense. Ibig sabihin, nasaktan, or, yung matalas yun, nasaktan sa loob. Okay? So, hindi niya gusto yung nasabi mo, or, nasaktan siya sa ginawa mo. Pero dito, obviously, yeah, tinamaan. Okay, tama yun, no? Magandang term yan sa atin, di ba? Alam mo yung tinamaan, di ba? So hindi lahat na, kaya yung mga preacher na walang silbi, alam mo yung preacher na walang silbi, wala na agad sa kanya. Kasi alam niya yung papatumuhan niya, sabi sa Bible, nung sa mga prophets, sa Old Testament, sabi ng instruction kay Isaiah, kung nagkakamali, sabi doon, show my people their sins. Okay? So ang preacher, hindi nag-preach para magpa-cute. Okay, ganyan ginagawa ng iba ngayon. Feel good. The Lord is faithful. Totoo naman yung aso. Hindi minsan yun yung kailangan marinig. Kung anong klase yung nakikinig sa iyo ngayon, hindi mo inalam kung anong dapat nilang marinig. Hindi ka tagapagturo. Diba? Sino rin yung teacher? Diba? Lagi at pag magtuturo kayo, na-assess mo yung alam kakayanan at hindi kakayanan ng bata. Diba? Yung totoong preacher, inaalam yun. Kaya dati may mga nag-aasal, ba't tinatanong kung saan sila church? Of course! Kung ma-offend sila, problema nila yun. Ngayon, ganun tayo. Parang, kahit saan pa sila pumunta ang church? Hindi ganun.
ang laki nung ginagawa sa atin ng pinupunta natin church. Does that surprise you? Nagulat ba kayo doon? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Nagagawa sa akin. Siyempre. Kaya kasi yung pinapakalat yung mga yan, yung issue, kaya natin magkaka tayo, magagalit-galit. Hindi din ako tinasabi sa'yo kung medyo masyado kang malambot. Sa Bible, habang lumalaki, itong mga to, siyempre, baby ito sa statement dati. Nung lumalaki na siya, may mga ginagawa siyang mali. Okay? So, marami na kami expectations sa kanya kasi lumalaki. Okay? So, ganoon din yung mga Kristiyano, habang tumatanda ka, narinig mo na ibang preaching, na-save ka na, especially kung mintas ka na, ano ba naman yung ma-offend ka sa salita ng Diyos? Kung sa salita ka ng Diyos na ligtas, mag-isip ka bakit ang ma-offend sa salita ng Diyos? Hindi dapat. Okay? Sabi ko sa Psalm 119:165, great peace have they which love thy law. Nothing shall offend them. Pag mahal mo daw yung salita ng Diyos, hindi ko ma-offend. Saan ko ma-offend? Especially sa puso, ha? Especially seryoso, magagalit. Hindi, yung offense. Ay, may kinalaban ako. Dapat alam mo na yung salita ng Diyos. Normal yun, may kakalaban sa'yo. Kahit ikaw pa yung pinakabanal. Minsan nga, pag yung pinakabanal, yun talaga inaaway. Okay? So, nung na-offense sila ngayon, okay, parang mga member din ngayon nito eh. Yung mga disipulo nagsabi. Pansin nyo ba yun? Yung mga na-open ng mali, okay, again, may minsan na-open talaga tayo, hindi na tama. Hindi, may ginawa tayo ng mali. Okay? Pero again, kung mas mature ka, papalampasin ka. Pero dito, napansin nyo ba ang nagsabi ibang tao? Bakit? Ba't kunwari ako, na-open daw kay daddy? Ba't hindi ako magsabi sa kanya? Hindi, mali yan. Diba? Pag alam mong mali ka, hindi mo kasabihin gano'n kasi makasabihin sa'yo. Hindi, ikaw mali. Kasi mali ka na, medyo yung konsensya mo, alam mo na, mali ka eh. Diba? Tsaka Matthew 18 yun. Yun ang tama. Pag na-open ka, go to the other person. Kaya sabi dito, itong pattern na to, consistent to. Pag ikaw ay na-open, tapos ayaw mo pumunta sa taong na-open sa'yo, sabihin nga mali siya, alam mo na mali ka. Okay? Kaya yung nangyari dito. Ang disipulo niya nagsabi sa kanya, yung mga fans yung na-open sa'yo. At balikan natin, ano ba yung open? Medyo nabanggit ko na yung kanina. Kasi nga, ang sobrang ano sila, gawin nila, ang gagawin natin, ano yun? Yan yung lagi yung iniisip, mga Pharisee. Yan, seremonya na yan. Oo, oh, maniwala kayo. Parang inaway ang ganda eh. Lagi ang mistake siya lagi ni Pastor Lino, no? Kasama nga, mga kulto. Diba? Ang ganda nilang tingnan sa labas. Disiplinado. Okay? Pero hindi pala nila ginagawa yung out of love for the Lord. Ibang bagay. Ano rin ito? Saan ba sila? Oh, basta mo. No. Kasi gusto lang nilang makita ng tao na napakabanal na hindi nyo makala. Hindi nga mabilis ako lang. Nakuha nyo ba yan? Yan ang totoo. Ang Panginoon, hindi sa'yo, hindi niya papahalagahan yung mga hindi masyadong mahalaga. Okay, again, mahalaga yung unang panahon, ngayon pa rin, di ba, maging malinis, maging disiplinado, pero hindi mas mahalaga sa una kaligtasan at maglingkod ka sa Diyos. Hindi ka makapaglingkod sa Diyos kung alam yung salita ng Diyos. So, yun yung mga pinakalimutari sa atin. Everything else, okay, is secondary to that. Kaya na-open sila kasi parang pinakita sa nila ng Panginoon, yung importante sa kanila, hindi importante sa Diyos. At yung importante sa Diyos, yung hindi importante sa kanila. Kaya ganyan dapat ang preacher, ganyan ang teacher. Okay? Masanay na tayo, dapat. Maniwala ako ngayon, nakukumihan na ako pag nakikinig ako sa mga, hindi ko na matagalin yung mga mababaw ng preaching. Lagi ako nag-aarap ng mga, ano kasi nga, hindi pwedeng ano, ano ba yun? Ito? Sa dami na, sa konti ng oras natin, kasi gusto ko na matulog, kaya kailangan matuto. Okay, bukod sa basa, nakikinig din ako sa ibang preacher. Sana ganun kayo. Diba? Andito kayo para matuto. Hindi ba sa, andito ako para paglabas ko ay okay din yun, na-encourage. Pero yung feel good about myself, hinahanap mong pastor yung nasabihan ka lagi ng ano,
Pogi mo talaga. Spiritual talaga. Kahit hindi. Buti man lang, talagang tama. Kasi sabi sa Bible din. Bigay mo, yung nararapat eh. Kung talagang ano. Ngayon sa tayo, pag hindi tayo spiritual, kahit kabalik na lang tayo, hindi pa nga tayo banal, hindi pa nga tayo ginagamit ng Diyos, gusto mo lagi palabasin sa iba. Diba? Nauuna yung ano eh. Glory ng sarili. Na minaisip pa yung ganyan. Sana meron. Okay? Ganun ang tao. No? Sabi sa Proverbs din, every man will proclaim his own goodness. At a faithful man who shall find you. Yan yung kabaliktad ko. Yung faithful, tuloy lang, gawa lang, lingkod lang, lingkod lang. Okay, kasi yung pala, alam niya, reward na yun eh. Nag-iipo na siya doon. Alamit. Alam mo yun at iniwala ka doon. Mas masaya ka doon. Yung ibang madalas sa hindi, hindi ligtas, hindi para tuwa, hindi para mag-mature. Gusto niya, nakita niya pa yung ginawa ko. Ganito kagaling. Okay. So, ano sinabi niya ngayon? Ay, nakita niya yung story ha. Na-offend sila sa maling bagay. At maling na dahilanan. Hindi sila dapat ka-offend kasi nabiya lang sa ng Panginoon ang totohanan. Diba? Hindi ako, wala akong pakialam dyan. Okay yan, pero hindi ganun okay. Inuulosan niyo dati yan, shadow things to come yan. Nagtakalong siya sa mga Hebrews, yung mga washing, diverse washing. So sabi na ngayon, but the answer is said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Medyo matalinaga ba yun? Pag alam mo na yung katawan, alam mo na yun. Okay? So, pero actually, madali rin naman hindi. Pag tinuloy mo sa 14, okay? Let them alone. Okay? Pabayaan mo sila. Okay? Na-open sila. Masama ba ako? Ang sinasabi ng Panginoon eh. Masama ba ako? Kung na-open sila sa katotohanan, pabayaan mo sila. Ito na yung mga sinasabi natin sa Bible study. Sabi naman, hindi, kailangan isipin mo nila. Oo, iniisip ko yun. Kaso pag yung gusto nilang dealing sa kanila is sobra-sobra na, kung daw po yung maraming ganun, hindi, kasi dapat mali ginagawa natin eh. Tinitingnan ko minsan yung mga nagsasuggest sa akin ng ganun. Okay, di naman ako, okay na suggestion. Pero kaso nga, pag maling-mali na, kasi di po pointan mo bakit mali yan, wala, blinded. Hindi nila alam na hindi pa nga sila na disciple, hindi pa nga nila alam yung salita ng Diyos, bakit naman ikaw susundin ko? Do you know better? They don't even ask that question minsan kasi nga, puno na sila na nakita ko sa ganitong church, dumami sila, yan ang mali mo, yan ang mali mo. Kung ang iniisip mo ay dumami, yun ang dahilan para dumami. Okay? Wala sa Bible na ganun. Dumami man sila, o konti, tas dami, o konti. So, ibig sabihin, ang basis ng Panginoon, paindagdag sa church, yung siyempre, paligtasan kayo na. Then, yung pagdami ng church, katapatan ng members sa lingkod ng Diyos. Kaya sabi niya, bayaan mo sila. Bulag yan eh. Ha? Makita niyo yan? They be blind leaders of the blind. Kaya sila madaling ma-open sa katotohanan. Okay? So ngayon, kasi anong tinuturo dito, sila tinuturo dito yung mga disciples. Kaya ganun ang tinuturo sa atin ngayon. Anong gagawin pag na-offend sila? Tingnan mo, baka mali. Pag mali ka, magbago ka. Kasi naka-offend talaga yung mali. Pero pag wala ka nang nakitang mali, at ang, ano yun mo, ano bang problema? Bakit ka yung ate sa Bible sa Bible sa church? Bakit hindi ka mga ate? Okay? Kasi ano yung busy yung dahil ginagawa? Five years, ano yung sabi nila? After, meanwhile, okay, ayun, no? May ginagawa din iba, okay? At sabi nila kasi mataas ang pangarap mo sa buhay, so, ano nangyari? So, yung iba din, pagkapalain din. Pero marami hindi. So, ano nami-miss natin? Nung nagsipag ka na, hindi ka pa rin pinagpala. Okay. Ibig sabihin, totoo yung sasabi sa Bible na, sabi sa Bible, promotion cometh not from the east, from the west, from the south, but from the Lord.
siya nagpo-promote. Kung ma-promote ka man na hindi ka naglingkod sa kanya, mayroon pa siya ginagawa doon. Dapat later, ma-realize mo na, minsan, kapaliluwang pala, kalakasan siya na nalagbigay niyan. Eh. So kung magamit mo man yan, hindi pa rin ikaw yun totally. Okay? Siya ang gumawa nun. So bakit ang sabi natin yan? Yan. Kasi ito sinabi niya, balikan natin 13. Okay, medyo na po size sa 14 eh. Kaya bayaan natin sila kasi bulag sila. So yung nasabi ko rin na medyo ma-lalo. Sinasabi niya, every plant that my heavenly father had planted. Nung tatanim pala siya. Tatanim ba siya? O di mo, tapos natin yung parable of the seed and the sower and the soil. Then parable of the wheat and the taro, puro tanim ito, di ba? Kasi parang ganyan tayo, hindi tayo agad umuusbong. At ang resulta, spiritually, ay hindi nakikita yan ng dalawa, tatlong taon. Minsan, talagang 10 taon. Bakit siya ganyang klaseng Kristiyano? Kasi yun, sa liberal church yung makin. Hinahanap niya isa kayangkod na gan. Dahil nakayangkod na rin. Ano yan, biyaya lang Panginoon yan eh. Hindi natin pinilit siya, okay? So, pero iba, hinahanap sa church, mali agad. Diba? So, mayroon, after 10 years, sabi niya, Kristiyano na siya, hindi niya pa sigurado kung ligtas siya, no? Ah, makadalas natin may encounter. Well, alam mo siya doon ang ano na nga, eh. Kasi ganun, nakakalungkot na nakakaiyak. Ang daming niloko. Diba, itong last Sunday lang, babae siya, PM ako. Ah, ganito ako, mandala sa aming church. Ah, naglingkod na ako dati, lumipat ako kasi, pero pastor yung ano, kapatid na. Ayun, ligtas na po ba kayo? Ayun, walang makakagiyak. Maling-mali nga eh. At ang trabaho yan ng Satanas, una. Again, yung mga tao, di maniniwala sa'yo minsan eh. Kahit sabihin natin sa Bible, ito po yung Bible, oh, may Bible din ako. Naintindihan. Ah, syempre naman, mas makakasap sa akin. Kaya pag tinanong mo na, parang nga parang si Philip din, di ba? Understand this thou, what thou needest? Ano? Yung ano, kaya sila nagnanong, para hindi lang sila masyete. Ma? Masyera, tsaka oh, hindi. Oo, yun, no? Hindi sila ka... Pero bakit ayaw nilang masyeran? Kasi may... May pride, no? Ayaw nila, especially mga tanda, ilang taon po ba ang Kristiyano? Since birth. Kasi yun ang tama yun, kasi yung tinuro sa kanila. Kaya kayo, pag i-upload mo yun, okay? Sabi dito, every plant which my heavenly father hath not planted shall be rooted up. Sinabing rooted, oh, rooted up, tatanggalin. So may mga aral na kailangan mong root up. Kaya sinabi kay Jeremiah, pumunta ko Jeremiah eh. Noong una, hindi ko maintindihan yun. So sabi niya doon, I've called you a prophet among the nations. Sabi niya, commanded you to build up and to destroy, to plant and to uproot. Yung sabi doon, tatanim ka tapos bubunutin mo. Ibig sabihin, hindi lahat. Yung tatanim mo, itatanim mo, syempre. Pero yung mga nakatanim na hindi ikaw nagtanim, ang diyan Diyos nagtanim, kasi rin sa kanila, sa atin din ngayon, no? Kala nila may katuwiran sila, kala nila may religion na sila. Kung gustong maligtas yan, dapat maligtas yan. Yung mga mali sa kanila, i-upload mo yan. Anong ligtas ka na? Anong religion? Anong Kristiyano? Diba? Napansin mo ba yan, bad? Sa Bible study, ganun. Inaalam natin kung ano yung mali. Okay? Hindi natin dadaan sa lakas ng boses. Hindi aawayin. Inatanong mo lang para maintindihan mo kung ano yung laman ng puso ng tao. Itignan mo kung gusto niyang tanggalin din yun. Sino ba susundin niya? Yung sarili yung katuwiran niya na matagal na tuwo sa kanya. O sinasabi sa Bible. Mapasin mo ba yun? Kaya ganun ang mythology ng lingkod ng Diyos. Dapat lahat tayo ganun. Ganun ka, saya niyan. Huwag nakakita mong nangyari sa buhay mo yan. Ngayon, yung mga bata, ang daling witness sa kasi yan. Hindi yan mag-ano sa'yo. Matanda ka, adult, makakagano'ng galang, ibigyan ka na namin yan. Pag
Kung matanda na, nako. Hard case yan. Ano, mga professional. Professional. Yan ang totoo, pero mahal din sila ng Diyos, dapat sila maligtas. At kahit mahirap yung mga yan, minsan gagawin din ng Diyos yung parang si Paul. Sana, ganun. Kaya sabi dito, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. So, spiritual yan. Kaya ngayon, walang mayabang dapat sa atin. Ako, matagal lang siya. Nag-aral pa ako sa kung saan. Dali, ang nangyari niya dali, Ateneo eh. Kaya tinatanong mo, ano ka tinuro sa inyo doon? Ang dami. Ano yung ano doon? Ang Diyos ba? Kaya may ito pala magtanim mo. Hindi, mga pari. Ay, mga pari, ang pinag-aralan mo. Mas magaling ka ba ba rin? Hindi, pero mas magaling yung Bible. Tingnan natin sa Bible, ha? Ano sinasabi nila? Ito. Ito sinabi ng Bible. Bro, paano mo yan? So, minsan ganun din madali, pero yung pakiramdaman yung isip mo tayo na mahirap. Okay, pero ano yung tulong sa atin dito? Yan, so may ibang pangulugan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya kahit i-abuse yan ng ibang tao, kami Kristiyano rin, kami Bible din, magkakaalaman, pag hinihimay mo na, katulad ginagawa natin every Thursday and Saturday, at Sunday, hindi iba naman, next time. Pero habang ina, hindi pwedeng nagpasan to ng wala kang paliwanag dito, nasabihin mo, naintindihan ko yan. Yun ang maganda sa Bible study, talaga mo to. Okay? Ikaw, wala mo sino, tatawagin natin bulag. Eh, kung bulag talaga, eh, paano? Ikaw ba, ay, kailangan ko ng ano, Shana, ano, nag-aaral maglakad. Sino kung bulag dyan? Ano nga ito si Shana? Depende. Awabang bata yan. Pero ganun tayo spiritually. Marami sa ating mga Pilipino, okay? Inakala rin na may religion na sila. Sinabihan lang tayo ng Kastila, may religion na tayo. Ano ba yan? Ano ba ginawa sa atin ng Kastila? Tinako, ay, they care for us. Diba? Anong ginawa sila? Ang tindi ako ginawa nila, parang ano yung mahal na mahal tayo mga Kastila talaga. Ano, ganun ba yan? Hindi, parang ayaw ano? Nga eh. Kita natin yung kasi tinaas nila yung sarili nila. Diba? Hindi tayo tinuruan ng Bible. Latin ang pinagturo. Hindi na tayo marunong nun. Puro ka plastikan, binamit lang tayo. Ano ba ginawa ng Kastila sa Pilipinas? Ginagawa ng mali. And bakit ito naman mali? Para sila kumita. Exactly, pera. Yeah. So yung panahon na yun, talagang ngayon yung inaano ko yan, inaaral ko yan eh. At saka para sila... Noon na, history lang natin. Ganun baka tindi sila? Ngayon naitindihan ko ng pera. Shows our power. Hindi lang show, pero talaga una pera. Yung panahon na yun, napaka-precious sa kanila doon. Mayaman na sila, kaso wala sila ng mga sarap na sangkap eh. So natikman nila, naku, kailangan dapat steady yung supply. Eh, hindi pwede makikipag-trade lang, mahal. Yung laki nung, ang layo ng tinabi nila, tapos bibili pa nila sa atin. Hindi, sa opinion. But actually, hindi lang yun ang less, mas mura actually mag-trade na lang kasi binag-raise it. So ganun yung sa atin ng Kastila. Hindi na tayo in-abuse yung ating resources, pati spiritual. Kasi nga, sila din mismo ay blind. At morally corrupt, spiritually corrupt. So, sa Bible, kung anong natutunan mo, yun yung gagawin mo sa iba. Napansin nyo ba yun? Yung taong violente, nung ginawan siya, inabuso siya kumali, nasapok siya ng tatay ng walang dahilan. Gagawin niya yun sa iba. Diba? Kung niloko siya ng iba, kung manluloko yung tatay niya, manluloko din niya. Tandaan natin yung mga iwasan niyo, pero pwede mong baluhin. Yan. Kung mahina naman yung tatay, babak-babak-babak. Makukuha nung ano yun, ng anak. Ay, naaway ako. Minsan, kailangan mo lumaban. Okay? Dahan yun, ha? Church ngayon, mali. Kaya sabi tayo, yan. So, let them alone, they be leaders of the blind. If the blind lead the blind, that shall, both shall fall into the ditch. So, medyo obvious na siya sabi niya, pero spiritually, hindi natin matutunan kung, hoy, bulag nga yan, nakita mo, hindi niya alam, hindi siya ligtas. Pero atid ako sa church nila. Ano kayong tuturo sa akin nun?
Hindi, maganda yung church. Ang masaya. Anong tulog eh? Para maging masaya. Mas maging masaya ka kasi doon sa libutan. Pero kung church yan, ginawa yun ng Panginoon para magligtas. Okay, akayin yung tao sa Panginoon para sila yung maligtas una. At later, pag sila yung ligtas na, sila yung maglingkod sa Diyos. Hindi po nang kayamanan sa langit. Sa langit, hindi sa lupa. Okay. Kaya pag nakita mo yung Diyos na, nagpapayaman na dito. Ano yun? Hindi puzzle yun, okay? Kailangan digdigin pa. Yeah, sa Spain. Ganun yun. Pinagkapirahan tayo. Hindi yun something na hindi yan mahiwaga. May? Pero sa dami nga kasi lumalingan, di ba? Hindi naman siguro. Tagal ko na rin tingnan mo tayo. Minahan tayo nila. Di ba pinigyan tayo ng Bible? Masyado tayong madaling manomong. Anyway, so pag wag ka sa bulag, okay? Wag! Huwag ka magpalid sa bulag. Okay, so tingnan, abutin pa natin ito. So ngayon, parable yun actually. Okay? Leaders of the blind, tsaka yung voting up, gagawin ng Panginoon. Actually, yung mouth. Tingnan natin kung sino in-interpret niya. So, sabi dyan, ano yung sabihin nun? Okay? So yun pala, yung pagpasok at paglabas. Yung big. So kung introduction ng Panginoon, okay? Kaya kayo, huwag kayo masyadong yabang naman ang picture. Ay, yabang. Hindi, minsan, inaano lang kayo, pinaprime. O yung ini-insight yung inyong thinking. Hindi nyo ba alam yun? Yabang mo. Hindi na. Yan, sinabi ng Panginoon, di ba? I also, without understand, ay, di ba naiintindihan? Kasi ang mas malaki at mataas na expectation pa sa akin kasi tagal nyo nang kasama eh. Hindi nyo naiintindihan yung lumalabas sa bibig, yung nakapagpadumi. Kaya kayo, na-explain nyo naman, okay? Pero minsan, medyo inasal nyo ng konti lang. Okay? So, hindi nyo ba naiintindihan? And also, ever enter in the mouth, go into the belly and cast out into the bluff. Okay, bluff yun ha. Ano yung sabihin nun? Anong kinahin mo kanina, Stephen? Pupo ka na ba today? Sorry. Yeah. Kanina, parang nakadalawa ako, di ko alam eh. Iba na rin yung chan ko eh. Okay? Anong lumabas na, yung kinahin ko? So basically, sinasabi ng Panginoon ngayon, pag spiritually speaking, walang kahulugan, walang value yung mga physical. Kasi yung sinasabi ko kaninang nakakapagpadumi, spiritual yun. Okay? Kaya yung kinahin mo physically, lalabas mo lang yun eh. Hindi nyo ba yun? Kung nadumihan ka, hindi. Lalabas mo lang yun. Hindi wala na ulit yung dumi. Kung physical at physical, obviously. Old Testament, New Testament, at yung sabi spiritual. Okay? Kaya sabi niya, but those things which proceed out of the mouth come forth from the heart. Yun yung kaninang hindi sinabi. Okay, kasi nga, actually may katuluan sa Bible, especially sa New Testament, na ayaw niya talagang makinig yung mga yun. Yun ang totoo ako, pag nakita ko palang ng medyo ano na yan. Ayaw ko na sa iyo eh. Kasi nakakabastos pala yung itsura mo palang. Kaya madalas, yan din ang lolo ko sa atin eh. Ako pag ganun, kasi alam ko, ma-importante yung gospel. Tapos, medyo marker ka. Hindi, sige, tingnan natin. Ganun na sa utak ko. Ayoko marker na siya. Tapos, sasabihin mo nga, okay, hindi, mahalin mo pa siya. Naiintindihan ko yun, pero hindi sa tamang paraan din dapat. Sa tamang paraan. No? Hindi, sapakay mo pa kasi. Wala sila. Hindi, sinabi siya pa'y ko na. Hindi, ano yun? Personal, enemies mo yun. Sabi, pag in-open ka personally, especially pag ka may implied mo yung sa pero hindi sinabi nung pakamatay ka na. Dahil isa lang namatay pa sa kasalanan natin dahil siya may in-open. Siya yung in-open, pero tayo hindi. Yung mali-mali na naman sa iba eh, no? Pero hindi ko maintindihan yun. Kung nakita yung biblical teaching, yun pala yun, okay? So, kaya dito niya pinasok, nung ina-explain niya na ngayon sa mga disipulo, dahil ito yung mga tipo ng tao na posible talaga makaintindi kasi na, yun yung ginawa ng disipulo, di ba?
una, ligtas sila. Pangalawa, talaga nagpapakatamad sila. So ngayon, binuhos ang Panginoon yung explanation. So pinasok niya yung puso, kaya sinasabi niya pala na yung lumabas sa bibig mo, yung nakapagpadumi sa'yo. Kasi sinabi niya dito, dinuksong niya yung natutunan din natin, dapat, nagabas tayo sa Proverbs, na nanggaling pala sa kung ano man yung lumabas sa bibig mo, nanggaling sa puso mo. At pag lumabas na yan, yung madumi mo actually sa'yo, yung puso mo. At pag narinig na ibang tao ngayon yan, nakita nila ang dumi ng isip nyo. Ang dumi ng puso nito. Makita niyo yung pagkakaiba? Ano yun, yung sinasabi mo pala? Yung lumabas sa bibig mo. Hindi na nagpapalumi sa'yo, yung sinasabi dito. Pero nung in-explain niya na, hindi actually nagpalumi sa'yo, actually marumi ka na. Kaya lumabas sa bibig mo yung marumi. Example. Okay, example mo, nagmura. Okay? Ano na, yung basic eh. Diba, kaya mo na ito. Minsan talagang masama yung loob nila. Uy, masama loob sa tatay ko, sabi ko, tulungan mo, mali yan. Okay, ako po lang na. Ito yung medyo advanced example. Yan, sa doktrina naman. Okay, may sinasabi ng totoo sa kanya. So, nung una, hindi pa siya na-expose, kala na makapagpanggap siya. Hindi, sige. Eh, medyo kailangan mo ipurek. Pinurek mo siya, nagalit. Either hindi nagmura, pero may sinabi siyang mali. Kunwari, minimisrepresent ka eh. Madalas ngayon ng mga film namin. Ganyan sinabi mo eh. Hindi yung sinabi ko. Sabi ko, ganito din yung sinabi mo. Example na lang, para madali ang tindi. Kunwari, pwede sa soul winning, okay? Actually, kahit saan eh. Pero, yeah, sige, sa soul winning na lang. Sa soul winning, di mo kilala ang tao. Hindi mo makikita sa mukha yun. So, pero dahil sa lingkod ka ng Diyos, inaaral mo dapat yan. Okay? At gusto mo talaga mawin sila, hindi mo maalam sino mo yun mo. So, susubukan mo lahat. So, tuturo mo yung totoanan, doon na lalabas kung ano yung laman ng puso nila. Paano nalaman yung laman ng puso nila? Dahil sa lumabas sa kanila. So, dyan ako, isa mag-resolve niyo ako, ganun. So, pag alam kong hindi ka dapat-dapat, no, inaasal ka, they are making light of the Word of God, ano nga gawin mo? Napayusapan mo pa? Hindi na yung palang offend na yun sa Diyos eh. Offend sa'yo yun, di ba? Naggawa ka ng time para sa akin, tapos hindi man lang nila naisip yun. No? So let them alone. Na yung mga taong ganun. Yung isa doon, ganun. Sabi niya, hindi, matagal pa ba yan? Pag ginanon ako, medyo inaano ko na yun. Sandali na lang ito. Hindi kasi yung pupuntahan na, oops! Ano na yung sabihin nun, hindi mo na pinalagay yung salita. Tatapusin ko na yun. Sabi ko, sige po, hindi yan ano na. Yan din kita papakiusapan. Sabi ng Panginoon, salita ng Diyos, huwag mo papakiusap yan. I shall not cast the first before his right. Ayaw nila, ibig sabihin, ganun kadumi yung puso nila, hindi pa sila handa. Pag-try mo lang, kung hindi dumating yun, sabi na, kahit sabi ni Paul, wala na akong utang sa'yo. Pinatok na kita eh. Diba? Marami pa akong gagawin eh, kung pinatok kita. So, ayun. Yan ba? Okay, question. Ito actually, in-explain niya pa yun. Sabi ni Daddy, example. Ayun, nabihin ako ng dalawa, nagmura, sa kapag challenge mo, galit. Eh bakit ka galit? Pag-usapan lang natin yun. Tapos yun yan, pinanindigan mo yung mali. Uy, something's wrong. Something's very wrong. Di ba ba, kaya ako gusto winning, malamang alam ko to. Tapos, naharapin mo ako ng kasinungalingan mo. Okay ka lang. Pero pag pinaglaban nila yung mali, something's very wrong. Okay? So another example na, maduming puso. Bakit mo sasalubungin yung katotohanan ng sinungalingan? So dito ngayon, mayroon pa siyang maraming example. So una, medyo general, evil thoughts. So medyo nabanggit natin yung mga bastos. At pwede rin mapanglamang. Okay? Pwede rin gano'n. So thoughts sa work, sa minubenta ka. Sulit na sulit to. Ano yung minubenta? Ha? Kung ano ba, kung natin. Kung ano siya ba, sa taro? Oo, pero alam mo na, sobra-sobra. Magkapautang, ganyan. Pwede gano'n, di ba? Or, kaya nagbibenta ko na itong Bible na ito. Walang masamang ang benta na itong basan ito. Okay?
hindi nila alam na napakamura ko lang ito nakuha. Wait, okay lang magtaas ang usaw. Ito yung business yan eh. Yan ang catchword nila eh. Business yan eh. Ibig sabihin, pag business, wala nang masama. Wala nang masamang business. Yan. Hindi. Basically, ang business, kumita ka, enough lang at at the same time, nakatulong ka. Yun ang magandang business. Kapag-servisyo ka. Kapag-servisyo ka, kumita ka pa. Natural yun, normal sa tao yun. Pag ikaw yung tabaho, sabi ng Panginoon, normal lang ikaw ay swelduhan. Okay? So, ito na punta doon. Evil to, sa kasi nga yun. So, medyo generic evil to. So, lamang. So, medyo pupunta tayo sa ating ding. Nakasalanan sa ating murder. Gano'ng kasamang pumatay ng tao? Hindi, napanood ko sa TV, parang pumatay lang siya, gano'n na. Parang siya naglalo, tapos panak pa ako may tao. Boxing, di ba? Bagay, scorcher, you know? Kasi hindi rin ako masyado ka na dyan. Pero mga lalaki kasi medyo natutuwa dyan kasi, you know, mga fighter tayo. Pero pag na-realize mo na, kailangan mag- sa parang camera, nung-focus yung mukha mo, gano'n dahil malakas ka, gano'n lang, yun ba, patunayan mo? Diba? Murders! Kasi naiiniwala ako yung mga yan, gusto magbatayan yun eh, lalo yung mga hindi na siya. Hindi naman kailangan pakita yung may sa boxing, ano, yung mga string na yun? Oo, diba? Mga murder yun. Kasi pag nasapa ka na rin, hindi ako yung sports lang eh, pero pag sinasapa ka na, anong kinisip mo? Gusto mo sa ano lang siya. Madalas ay hindi. Kaya nga minsan, nag-bastok nga. Pero again, medyo malalim na ano, business na yan eh. Pero ano yung dahilan bakit gusto mo pumatay ng tao? Ikay, bakit siya pumatay? Get. Ikay, hindi. Self-defense yun. Yung self-defense, okay yun. Okay, okay lang yun. Ang talagang self-defense. Pero murder kasi is specific ang murder. Sinadya. Murder is ang patayin mo. So either gusto mo siyang nakawan, o gusto mo makuha yung ano niya, asawa niya, kaya si, ano, diba, si David. Paano kung pinubukan ng tao? Ayan, paano kung pinubukan ng tao? Ganyan-tanong yan. Hindi na, yun, hindi na murder yun. Depende kung anong provoke, kung nga rin, binatukan ka lang. Yung pasensya mo na, ano na. Yun nga, ang tulong sa atin, dapat pasensyoso tayo. Peacemaker tayo dapat. Hanggat maaaring. Ngayon, kung gusto ka ng patayin, Peace ka rin. Kung may threat sa buhay mo, may pamilya ka, you defend yourself. Diba? Pero kung binatukan ka na, ba, yung mga binatukan ka, yung verbal, alis ka na. Alis ka lang. Medyo mahirap yun, talagang maaari yung pride mo, pero yun, party yan ang tinuturo sa ilan, just na ganyan ang tao eh. Pero kung hindi ka naman gustong patayin, then just walk out. Okay? Pero kung mapatay ka, lalo na yung mahal mo sa buhay, obligasyon mo yun. At that point, okay? So, kung ano, kung hindi ka lalaban yan, doon ka na nun. Which is, again, hindi maganda. Bravery ka rin sa virtue. Ngayon, ganda yung mga tanong niya kasi yun yung mga na-abuse sa panahon natin ngayon eh. Actually, tanong natin niya pero hindi nasasagot kasi nga, mali-mali niya tinuturo. Iba na yung gusto mo yung ano sa atin, gusto na tayong inukulong ka na pala, spiritually niyo pala. Tapos may sabi kayo na pagpatay na dahil, dahil may mabigat na kasalanan, okay lang ang patayin. Okay, so pag-crime, okay lang yun. Kasi yun ang pangalan sa Bible, di ba? Adultery. Pinapatay ba yung adultery? Sa Old Testament, adultery. Yes. Actually, hanggang ngayon dapat eh. Kasi iba na nga yung ano natin ngayon. Bakit? Ba't pumapatay? Kasi parang doon ang gumaya. Hmm. Diba? Ba, convict, okay lang napatayin. Depende nga sa kasalanan. Dinify niya sa Bible. Kung nga, ano. Kung nga, nagnakaw, patayin. Hmm. Pausahan mo, pagbayarin mo, pag hindi nga, ano, paluin mo. Kaya huwag mong ikulong kasi mahal mo pa rin yan dapat. Diba? Depende pa rin sa kasalanan. Depende sa kasalanan. Kasi hindi patay-patay na kasalanan. Yun yung isa sa mga mali din sa iba. Pero may sabi na yung kasalanan pare-pares lang kung sinungaling ka man. Pagkaligtas na pinag-usapan. Okay? Yung pinakamaliit na kasalanan, pareho isang malaki, pagkaligtas na pinag-usapan. Okay? Pagkaligtas na ibig sabihin, enough na yung parang isend ka sa impyerno. Kasi nga, yung pinakamaliit sa Diyos na sobrang banal, alam, ayaw niya kahit konti. So pag nagawa mo yung pinakamaliit, yung piyano ka pa rin.
Pero outside ng kaligtasan, mali-mali yun. Walang siya sa Bible na gano'n. Na pare-pareho lahat ng kasalanan. Yung piniti ko lang yung tenga mo. Yung isa, inakawag ba? Pareho ba yun? Hindi pareho yun. Alam mo kung malaki yun. Okay? Sandahin ko doon. Ako na natanong yun. Wala lang. Kasi talaga wala. Paano mo natanong mo yan? Diba? Bata pa ako nun. Iniisip ako na yun. Iniisip ako na yun. Pero minsan hindi nga may experience sa Bible. Kaya minsan wala. Wala ka lang. Kasi yung murder yung patay. Yung pag-murder. Ayan. Yung murder kasi pag pinatay mo, bakit mo mapapatayin? Kung galit ka sa kanya, leave him alone. Hindi, layuan mo. Galit ka para sa kanya. Buhay isang murder, okay lang yung isa yung, ano yun, yung yung self-defense. Self-defense ka kasi hindi yung protektahan ka. Hindi yan, Mark. Technically, hindi yung protektahan. Self-defense ang ginawa mo. Self-defense. Homicide. Okay. Homicide, hindi mo sinasadya. Hindi, homicide, sinasadya. Ibig sabihin ng homicide, sa lubatan ng bahay. Okay. Homicide. Hindi ko malalim. Pero pag homicide, hindi na tayo ngayon yung murder dito. Hindi mo yan, nasa gasara mo na puto ka pa ng gulo. Ayun, hindi mo homicide. Hindi pa homicide. Homicide. Parasite. Sa'yo naman. Kamag-anak mo. Kung madalpay ka. Matricide. Killing of a human being by another human being. Home? Di ba home bahay? Di ba? Di ba lang? Outside din ako. Di ba lang? Di ba lang? Kasi sabi dito.